Sa Czech Republic, ang inventor at full-time na piloto na si Arnold Wagner ay gumagawa ng mga sasakyan mula pa noong late 80s. Mula noong 2009, kasama ang isang bagong kasosyo, inilunsad niya ang kumpanyang PERAVES CZ, at inilabas nila ang cabin motorcycles na tinawag na Monoracer. Ang PERAVES CZ ay gumawa ng isang de-kuryenteng bersyon ng Monoracer, na tinawag na Monoracer 130E, at nasa proseso na ito ngayon ng pagtanggap ng sertifikasyon ng EU o European Union. Ang Monoracer 130E ay isang de-kuryenteng motorsiklo na may fully enclosed cabin. Nagdadala ito ng dalawang pasahero ng magkasabay. Madali din itong i-handle kahit na mabagal ang takbo, at naglalabas ng extendable na gulong kapag hihinto. Kaya sa halip na ang rider ay kailangang iinat at ilagay ang kanyang mga binti sa lupa. Na imposible ngayon dahil nasa loob siya ng cabin. Kailangan lamang niyang pindutin ang buton at lalabas ang mga gulong. Ang isa pang pindutan ay agad na binabalik ang mga gulong para maitago. Ang Monoracer 130E ay kayang tumakbo sa bilis na 240 km per hour. Ayon sa kumpanya, mayroon din itong 120 liters na compartment ng bagahe. Lahat ng tungkol sa Monoracer 130E ay dinisenyo na may top quality. Hindi lamang ito isang mabilis at maaasahang two-wheeler na mabilis tumakbo, ngunit talagang isang napaka-komportableng sasakyan. Ang mga nagmamay-ari ay nakakakuha ng mga PERAVES AMG leather na upuan. Top of the line audio system at remote control door. Mahalaga rin ang kaligtasan. Sa mga natatakot sumakay sa Monoracer 130E para sa kanilang kaligtasan. Sinabi ng PERAVES CZ na nagsikap sila upang matiyak ang kaligtasan ng mga sumasakay at ito ang kanilang prioridad. In case of a car accident, you will never face a frontal collision. The cabin hardness and an egg shape in combination with multi-point safe belt guarantee your maximum safety. Sabi ng PERAVES CZ. Ang mission ng kumpanya ay to reinvent or redefine personal mobility. Isang electric vehicle na mabilis, madali ang maintenance at masayang imaneho. Ayon sa isang ulat sa Ride Apart, sa sandaling makuha ng Monoracer ang sertipikasyon ng EU o European Union. Ang mga paghahatid sa Switzerland ay sisimulan kaagad na nangangahulugang mayroon na silang mga order. At ngayon para sa masamang balita, tulad ng kahangahangang at kaginhawa ang dala ng sasakyang ito, mayroong isang napakalaking hadlang upang mapasa iyo ang sasakyang ito, yun ay ang presyo. Ang Monoracer 130E ay nagkakahalaga ng 79,500 euros o 4,636,249 pesos. Kung gusto mo na may mga extra tulad ng pangalawang baterya o remote control door. Umaabot ito ng hanggang 90,000 euros, o 5,249,145 pesos. Sasabihin sa iyo na para sa ganitong uri ng pera, makakakuha ka ng isang 4-wheels electric vehicle o maraming electric 2-wheeler. Ngunit sa kasong iyon, hindi ka makakamaneho ng isang natatangi at kapansin-pansin na electric vehicle. Ano ang palagay ninyo sa Monoracer 130E? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Bago natin tapusin ang video ay maaari ba na makihingi ng like at subukan natin na paabutan ng 100 likes ang video. Subscribe na rin sa ating channel for more videos. Salamat sa panunood hanggang sa muli.